Magandang umaga, hapon at gabi sa buong Pilipinas at saan mang sulok ng mundo. Ako po si Waray-Waray Blogger. At ito po, nag-i-interview po ako ng isang OFW po dito sa Spain. At siya na pong magpapakilala sa inyo. So, ayan po siya. Magandang umaga, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Harold Hablao, taga Pangasinan, Alcala, Pangasinan, sa atin, sa Pilipinas. At matagal na po ako dito sa Espanya, hindi naman sa atin wala nung 2001. At ito, nandito pa rin tayo. Nagkakapag-tiis tayo sa hirap ng trabaho natin dito sa ibang bansa. Saka, yun lang. Okay, Sir Harold, salamat sa pagpapakilala. Itatanong ko sa iyo unang-una na ito rin ang tinatanong ko sa buong sa maong OFW na aking na-interview. Kamusta yung adjustment mo sa unang asalta mo dito, yung adjustment mo sa kultura, sa language, at sa environment? Para sa ating mga Pilipino, ang pinakamahirap, primero, sa language. Kasi, unang-una, tayo maalam tayo sa English kung tutusin. Okay. Meron tayong basic knowledge sa mga doon pa lang sa una, nung maliit pa tayo, mung grade 1 hanggang ano, sinisinyar na yung tinuturo na sa atin yung English. Ngayon, pagpunta mo dito sa Espanya, zero talaga. Yun okay. Ang mahirap. Kailangan mag-aprender ka muna ng Espanyol para magamit mo yon sa yung pang-araw-araw na gawain dito sa Espanya. Kasi bibihira lang nung araw, ang pinakamahirap, bibihira lang yung marunong mag-English dito na Espanyol. Tama. Unang linggo, unang buwan, gusto mo nang uwi. Hanggang sa nakapag-tiis ka, nagkaroon ka ng sweldo, tumatanggap ka. Yun na, mahirap yung adjustment talaga. Talagang ganun talaga, tiis kasi yung hirap ng buhay sa Pilipinas, kung tutusin, mahirap talaga. Totoo. Yung buhay. Kaya, sakripisyo, mawalay ka sa pamilya. Mabili mo lang yung lahat ng gusto ng pamilya mo. Tama. Mga anak mo, konting luho natin. Alam mo okay. So, paano man lampasan ang homesick? Nung araw, sumasali tayo sa mga gawain. Yung, halimbawa, yung unang-unang nakilala ko dito, yung El Shaddai. Oo. Maano kami. Saglit lang, sasagutin ko dito. Pasensya na sa ating televiewers, medyo naputol tayo kasi ito po ang ating ine-interview para sa kaalaman ng lahat. Ay isa pong officer dito sa Filipino community at siya po ang aming vice president. Siya po yung aming consistent vice president. So kaya po naputol tayo dahil meron mga calls sa taas at nandito kami ngayon sa opisina ng konsulado. So sir, ulitin ko po Sir Harold yung tanong ko about homesick. Paano mo ba nalampasan ito? Nung araw kasi yung sabi ko pasensya na at nakat tayo sa katanungan ni Madam. Nung una, ang unang nakilala kong grupo, yung grupo ng El Shaddai. Yes. Kada linggo, nagsisimba sila, naggagawa sila ng gawain. Yun yung parang, ano na, kada diok mo, kasi magdiok ka dito linggo lang, uibis ko kaya linggo. Yung uibis naman, sa pamilya naman, mga friends, tapos linggo, yun. Puka-puko, unti-unti, na ano mo yung mga ano ng community, yung mga Pilipino nakikilala. Dito, nakikilala mo. Tapos nagkakalapit yung mga loob nyo. Yes. Parang andun ka na rin sa Pilipinas yung, pero matagal yung adjustment talaga, medyo mahirap. Tapos nakilala ko rin yung sa asosasyon. Yes. Yung asosasyon nung so, araw in short sir, ko, parang itong naglibang sa'yo para makalimutan mo ang homesick. Oo, yun, nakalimutan natin. Tapos, mayroon tayong palaro nung araw na basketball, yan. Doon nagkakatipon-tipon yung mga Pilipino. Kahit kukunti pa lang nung araw yung mga Pilipino. Yes. Doon, puka-puko, tapos trabaho, sa pag-diop, mga okay. Pilipino, ganyan. Mm-mm. Doon ako nag-adjust puka-puko, unti-unti. Parang nag-ano na yung pakiramdam natin na gumagaan na. Oh, parang nandito na. Okay, sir, may tanong ako sa iyo. About naman dito sa OFW kasi ang content ko talaga is ang yung mga experiences naman natin. So bilang trabahador, bilang OFW, ano yung pinakamahirap mong experience na parang dumating sa point na gusto mo nang sumuko? Unang-una talaga ako sanay ako sa hirap. Okay. Pero hindi ako nasanay sa yung baga nagtrabaho sa ibang bansa. Mm-hmm. Dahil sanay, normal.
lahat naman ng tayo, hindi tayo sanay na lumayo. Oo. Yung una, nagtrabaho ko sa bahay. Okay. Yun, doon ko na mahirap talaga, mahirap ang trabaho dito sa ibang bansa. Mm-mm. Kung gusto mong kumita, walang easy money, walang easy talagang maghihirap ka talaga bago mo maano. Pero okay naman kasi mas malaki naman, i-convert mo sa piso. Doon, yun naman yung iniisip mo para mayroong kumbaga recompensa. Oo, parang motivation mo. Yes, parang motivation mo na hindi ka panghinaan ng loob. Okay, so tama. Yung mahirap talaga, halimbawa pag-umpisa ka sa bahay, tapos nung mga sumunod na taon nung medyo may alam sa Espanyol, yes, yun na, entra ka sa restaurante, ganyan. Mahirap din sa restaurante. Mahirap yun ang talagang pagdiisan hanggang sa masasanay ka yes sa trabaho. Okay, salamat Sir Harold sa tanong, sa sagot. Kasi nga, ang mga nanood dito, yung mga, mostly ang mga viewers natin, ay yung mga nag-a-apply pa lang. So, dito sa video nito, napupulutan nila ito ng aral. Ah, ganun pala ang mga tao sa ibang bansa. So, marami talaga dito ang nagki-click nitong channel na to at nanonood sila. Dahil doon pa lang sa mga sinasabi mo, nakakapulot sila ng aral na ganun pala ang abroad. So, isa namang tanong, sir, how about doon naman sa pinakamagaan na parte ng iyong pagtatrabaho bilang OFW? Siyempre, kanina sinabi mo na yung medyo mabigat. Ngayon naman yung medyo magaan para sa'yo. Bueno, lahat naman ng trabaho mahirap eh. Walang magaan. Ang ano lang dyan, ang problema, yung dedication natin, yung kung gusto mo yung trabaho mo, yes, kung mahal mo yung trabaho mo, kahit mahirap man yan, magaan para sa'yo. Kahit mahirap man yan, kung gusto mo yung ginagawa mo, yun lang naman ang problema dyan. Pero kung ayaw mo yung ginagawa, kontra sa sarili mo, kahit na magaan yun, mahirap para sa'yo. Okay. Kailangan yung dedication, ang galing mo sa trabaho mo, yun ang importante. Galing ni Sir kahit Harold. Kahit na mahirap yung trabaho, basta gusto mo yung ginagawa mo. Correct. Magaan yan para sa'yo. Wow. Huwag kalimutang humingi ng gabay sa... Wow, that's the best answer you have. That's the best kasi answer you have. Kasi minsan nawawala yung pagod natin pag humingi tayo. Correct. Okay, Sir Harold, mga tatlong katanungan na lang. Ano yung pwede mong ipayo dun sa mga nag-a-apply pa lang para naman ma-encourage sila subukan mag-abroad? Ang masasabi ko lang, tiwala lang sa sarili. Okay. Saka, ang importante, yung handa tayo na. Iwan natin yung pamilya natin. Mm-mm. At doon ka sa kabilang bansa, sa ibang bansa ka magtatrabaho. Mm-mm. Yun ang isipin natin na. Mm-mm. Yung ginagawa mo ay para rin sa kanila. Yes. Dahil maraming gustong mag-abroad talaga, pero isipin natin, pag andito ka na, nasanay ka na sa mga trabaho, andyan na, puka-puko, unti-unti, magaan na para sa'yo. Mayroon ka na. Nakikita mo naman yung mga, kung marunong kang mag-ano talaga sa buhay mo, nakikita mo balang araw yung ginagawa mo. Tama. Mayroon namang kahit-kahit na maganda. Kaya, wow. Yun ang may papayo okay ko na so, huwag silang mawalan ng pag-asa. Tama, sir. Okay, another question, sir. Second to the last na lang talaga to. So, alam naman natin dito sa Spain na ang ganda ng benefits natin compare doon sa mga nagtatrabaho sa Middle East. Maganda yung benefits natin pagdating ng panahon na gusto natin mag-retire. Kung ikaw ang tatanungin ko, saan mo ba gusto mag-settle? Mag-settle down, yung mag-for life, for good. Dito o sa Pilipinas? Personal na ipon yun. Yung personal kong opinion. Kung maganda yung natin dito benefits sa Espanya. Benefits. Saka nakasettle na rin. Hindi ko naman sinasabing settle na settle, pero okay. Di momento, nung kasi sabi, hindi naman natin alam yung susunod eh, kung ano yung na naman pagsubok na mararanasan natin. Yes. Pero di momento, sa aking personal na opinion, di momento, dito muna ako. Very well said. Pero kung ako'y pagpipiliin, kung medyo maluwan-aluwan na, siyempre, sa atin pa rin, sinilangan. Sinilangan. Correct. Yun talaga okay yung best. Wow, magkasama that's mo yung very well mo, said, Sir Harold. Di momento. Okay. Kung hindi ko pa kaya na umuwi, dito muna. Okay, sir. So last na, mag-shout out ka kasi napapanood to ng buong mundo. Lahat talaga, kasi itong channel ko talagang patok sa, lalo na sa OFW. So mag-shout out ka sa mga gusto mong ikumusta at i-hi sa channel na to. Alam ko marami kang manunood sa'yo. Sige. Shout out sa aking mga magulang, lalong-lalo na sa aking mother, Mama Sinaida Pablao, na hanggang ngayon nasa Silla de Ruedas pa lang. Oo. Namimiss ko siya talaga, pamilya ko, namimiss ko.
Siyempre, andun sila sa Pilipinas, di ko man, pwede ko silang kunin, pero kung imbalido yung mama ko, inang, inaano ko, nasa, nasa mabuti siyang kalagayan palagi. Okay. At gabayan pa siya ng Diyos, ng ating Diyos na marami pa siyang buhay. Tama. Ayan, sir. Thank you so much sa paunla. Karangalan ko yung naimbitahan kitang interviewin at isa pong karangalan sa buong mundo sa mga OFW na nagbahagi ka ng iyong kwentong OFW dito sa Spain. So maraming salamat at pagpalain pa tayo ng Diyos na may kapal. Gracias. Bye-bye. Thank you. Tanggal ang mask? Wag na.